year 2021, nagkaroon tayo ng simple na gift giving. From office, lumabas tayo at may mga pinuntahan tayo mga family, mga nagpili tayo ng mga pinaka-deserve talaga na recipient ng mga gift na prepare natin out of our pagsusumikap, galing sa sariling pagsusumikap natin. Nagawa natin yon. And true enough, masarap tumulong. Kaya naging promise natin sa ating grupo sa Bicol Auto Search na gagawin natin yon yearly. Pero sabi nga natin, kung makakaya at mabibless tayo, kung hindi yearly, baka kayahanin natin dalawang beses sa isang taon, or hanggat pwede tayo tumulong, tutulong tayo. Noong last year, 2022 December, hindi natin nagawa ang gift giving kasi actually meron talaga tayong pinaghahandaan na tutulungan natin sa araw ng Pasko. And yun nga, medyo lumipas talaga yung panahon, halos hindi nag-materialize ang usapan at hindi talaga na-set masyado ng schedule. Kaya ngayon, halos patapos na yung January, papasok na ang February, ngayon pa lang ito mangyayari. So, ito, hindi nakararami o hindi madami ang tutulungan natin. Pumili lang talaga tayo ng another recipient na tutulungan natin ngayon at nakikita talaga namin na kailangan ng tulong. Now, actually, itong the reason kung bakit ito yung pinili namin, marami sa inyo magtatanong, bakit yan yung pinili nyo? Now, kasi ganito yan, si Sir Ryan, ang aking business partner, nakita talaga niya kung gaano kahirap ang sitwasyon ng pamilyang yon, kung gaano parang kailangan ang tulong talaga. Kasi si Sir Ryan mismo, naranasan niya ang ganong sitwasyon. Now, siguro ibibigay ko na lang kay Sir Ryan na siya na lang ang magkwento bakit ito yung kanyang pinili na matulungan natin. Actually, ito na nakita ko lang ito sa ano din, sa Facebook na humingi ng tulong. Yung tatay nag-post dahil nangangailangan yung anak nila. Nasa hospital at then na-realize ko na yung situation ng anak nila katulad ng situation ng anak namin na bunso. So, year 2016 nang ipanganak yung bunso namin. And pagkatapos noon, after ilang months lang, ay meron siyang kondisyon sa blood. So, ang tawag doon ay beta thalassemia. So, para mag-survive siya, kailangan niya ng blood transfusion every 3 weeks. So, start noon, 2016, until ngayon. Pero, nung before siya maoperahan, talagang grabe, every 3 weeks, every month, nasa hospital kami, need niya yung blood transfusion. So, napakahirap at yung situation na yon, hindi lang naman kasi kailangan ng espesyalista na doktor. So, ang espesyalista dito sa Bicol Region ay isa lang. And nasa Legazpi City siya. So, nakausap ko itong mga magulang nitong bata. Sa amin, isa lang yung ganun ang sitwasyon ng anak namin. Sa kanila, dalawa. Yung dalawang anak nila, isang 6 years old at isang 10 months old. 10 buwan pa lang. Palaging nasa hospital para sa blood transfusion. Yung isa, katulad ng anak ko yung situation, yung isa, meron din siyang iba pang term. Hindi ko na maalala. So, tinanong ko siya kung nakapag pa-check up na ba sila sa espesyalista. Hindi nila kaya.
Hindi nila kaya yung papunta pa lang doon, hindi nila kaya yung gagastusin. And that's why nagkaroon talaga ako ng heart. Pinakita ko sa asawa ko na binisita namin sila minsan sa hospital habang nasa hospital ang kanilang mga anak, kaming mag-asawa. And then sabi ko sa sarili ko, gusto kong tumulong sa mga ganitong sitwasyon. Kasi imagine nyo, kaming mag-asawa, yung wife ko may trabaho, government employee. Ako, may negosyo, kumikita naman kahit papano ang negosyo namin ni Sir Ton. Pero hirap na hirap kami pagdating sa finances, sa pagpapagamot ng anak namin. Yung mga taong yon, hindi naman permanente ang kanilang trabaho sa pagkakalam ko. Hindi ko na inalam lahat, pero wala silang kakayanan. Kaya agad-agad, gabi sir, nung tumawag ako sa iyo. Sabi ko, sir, hindi ako pinapatulog nito. Gusto kong ito yung maging tutulungan natin sa Bicol Auto Service. So that's why ngayon, actually December pa, inaasikaso na namin ito. Kaya lang hindi magkatagpo ng schedule ng doktor. Kasi I think twice a week lang ang doktor and kailangan magpa-schedule. Yung doktor din yun ng anak ko. At kinausap ko yung tatay, binigay ko sa kanya yung number ng doktor, binigay ko sa kanya kung saan. Nung una, nagdududa siguro si tatay, ayaw niya. Pero sabi ko sa kanya, nung nakaraang week kasi nakita ko nasa hospital na naman yung anak nila, sabi ko, gawin mo na yan ngayon. Dahil kami na ang bahala lahat. Lahat ng gagastusin, susunduin namin kayo sa bahay nyo. Tulungan namin kayo kung ano pang magagawa namin hanggang mapacheck, at least malaman natin kung anong mga kailangan gawin, anong sasabihin ng doktor. So, yon. At least ngayon, nagkaroon na ng schedule sa doktor. Nag-text siya sa akin kanina, nag-message siya na February 1, so Wednesday, ay may slot na sila doon sa doktor. So, kaya sinabi ko na kay Sir Ton na kailangan na natin itong gawin. Alam nyo, yung sitwasyon namin na yun, ang daming taong tumulong sa amin until na maopera yung anak namin. So sabi ko, hindi naman kailangang totally na gumaling na yung anak namin para makatulong din kami sa iba na nangangailangan. Naniniwala ako na pag ginawa namin ito, malaking bagay ito sa kanila. And alam naman natin na may Diyos. May Diyos na pwedeng magbalik niyan sa atin sa ibang paraan. So ako, sabi ko naman doon sa mga tumulong sa akin, dahil may mga nakakausap ako, tumulong sa amin noon. Sabi ko, hindi ko naman sa inyo na may babalik yung tulong nyo, pero sa ibang tao, doon namin gagawin yung pagtulong ngayon, sir. So, itong gagawin namin actually, ibabase lang din namin ito sa kakayahan namin na pagtulong. So kung anong may tutulong namin, ano ang kakayanin namin may tulong, yun ang ibibigay namin. Now, ito pinapakita namin ito sa inyo kasi malay natin, through this video, pwede natin pagtulungan, or baka one of you meron din parang nakakilala na mas matutulungan ito, at least naging way kami. Ano po? But again, ito ginagawa lang din namin ito, kumbaga, ayon sa kakayahan namin, na kung ano ang kaya namin may tulong. So, malay natin, di ba? Malay natin kung may makakapanood nito. And I think, alam mo ang kagandahan kasi pag may mga napapanood sila ganito na video, marami kang makikita magko-comment na, I am praying for you, ipagpapanalangin namin kayo. Dun pa lang, sabihin namin sa'yo, napakalaking tulong ng prayers nyo sa ganitong mga nangangailangan. Baka may mga grupo, sir, na pwedeng makatulong. Actually, ako noon, hanap ng mga nag-i-sponsor para madala yung anak ko.
Kasi yung operation na ginawa sana ko, hindi po basta-basta yung gastos na kailangan. And yun, kami, sa amin lang din na nung mag-asawa, nung time na yun, hindi namin kaya yun. Hindi talaga namin kaya. Pero marami ding tao ang tumulong sa amin. Ganito rin kasi yung nangyari, sir. Merong nag-post, hindi kaming mag-asawa kasi naisip nga namin na ayaw naming parang ilantad pa yung kalagayan ng anak namin. Pero merong nag-post noon sa social media na need namin ng help para sa blood, need namin ng help para sa operation ng anak namin. So, sa pamamagitan noon, nakapag-raise kami ng pampa-opera sa anak. So, maaaring may mga kakilala po ang makakapanood nito na mga tao na makakatulong, di ba? Yung social media kasi ang dami nang nagagawa. So, maging tulay man lang kami dito sa Bicol Auto Search. Dito sa ating sa ating mga ginagawa. Marami namang na follower ang ating YouTube. Maging wayman lang tayo para madala yung pamilyang yon, mai-refer yung pamilyang yon doon sa mga tao na may kakayanan po na tumulong. Kasi sabi ko nga doon sa tatay niya, yung check-up lang talaga muna ngayon ang kaya namin. Yung ibang sasabihin ng doktor, ipag-pray natin kung ano pang magagawa natin. Or nagpaalam ako sa kanya na baka pwedeng i-cover na ganito, magkaroon ng video na ganito. Dahil kung meron man makapanood na may kakayanan, so sila yung magiging way para matulungan yung dalawang bata. So, by Wednesday, makita natin. Siguro, aside sa check-up, kung kakayanin natin na kahit papano may grocery, mga kailangan nila, kahit siguro basic na diapers, gatas, mga pang-consumo, kahit papano, at least, diba, may tutulong tayo. So, yun, ang schedule natin is February 1. Now, mag-schedule na lang tayo kung sino ang susundo siguro sa bulan. Tapos, magdadalang ligas. Sasama kayo ni ma'am? Kausapin ko si Ago. Pero, pwede naman nating samahan. Kilala kayo ng doktor doon? Kilala na rin. Pero nakapagpaalam ka man, sir, na at least ma-cover pag-check-up. Oo. Pero sa doktor, hindi pa kami hindi ngayon nasagot sa number niya si Doc. Pero usually naman doon, pag maraming nagpapa-check-up sa kanya, merong mga nakakasabayan ako na nagko-cover din talaga. Doon ko ito nakuha ang idea. Dahil humihingi sila ng mga tulong sa mga, anong tawag yan? Yung mga grupo na talagang yun ang may mga ganyan eh. Kino-cover talaga nila. Meron nga mga foreigner, mga charity o ganyan. Merong mga foreigner nga minsan na nakakasabay kami nagpapa-check up. Yung mga Pilipino yung tinutulungan nila mga bata. Kasi yan nandun, makita mo. At least makatulong tayo in our own simple ways. Yan, yung capacity natin. Oh. Yung capacity natin. Anyway, February 1, samahan niyo po kami and tingnan natin ang magiging result. So, lumipas man ang season of giving in December, at least gagawin pa rin namin to kasi sabi nga namin, wala naman sa panahon ang pagtulong, diba? Every day must be a season of giving, season of sharing, di ba? Kung kaya mo lang din naman tumulong, gawin mo in your own simple way.